Mga kabayan, may panibagong ebidensya at senaryo na natuklasan ang National Bureau of Investigation o NBI dito kay suspended Mayor Alice Go. Ito ay kaugnay sa mga dokumento na lumabas sa NBI kung saan ay may dalawang Alice Leal Go na kumuha sa kanila ng clearance, isang taga Quezon City at isang taga Bambantarlac. Ayon sa NBI, posibleng inutusan at binayaran ni Mayor Alice Go itong peking Alice Go para lituhin ang mga otoridad kapag nagkaroon na ng bulilyaso. Dahil dito nanawagan ng NBI na lumutang na itong isang Alice Go na taga Quezon City para sumarang sa investigasyon at kung sino ang nag-utos sa kanya na kumuha ng certificate gamit ang ibang pangalan. Nag-alok na rin ng 50,000 pesos ang NBI para palutangin itong peking Alice Go. Fictitious ito. At hindi Alice Go ang pangalan niya. Nag-file lang, ginamit niya Alice Go. May instruction na kumuha ka ng clearance under this name. Samantala, para makasiguro sa resulta ng fingerprint at analysis, ikukumpara din daw ng Commission on Election o COMELEC ang mga dokumento ni Alice Leal Go at Go Huaping dahil kumpleto sila nito noong nag-file ng Certificate of Candidacy itong si Mayor Alice Go. Take note, ang COMELEC ay may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung meron ng NBI, meron din ang COMELEC, madami kami na mga experts. Nasa amin ang COC, nasa amin din ang application for registration as a registered voter. Bukod sa pagkatao ng mayora, iniuugnay din siya bilang protektor at may malaking koneksyon sa pagpapatakbo ng illegal na pogo. Ayon kay Yusek Gilbert Cruz ng PAOK, mahalaga ang papel na ginagampanan ni Alice Go sa pogo dahil base sa mga dokumentong hawak nila, hindi lang basta-basta protektor kundi isa rin siya sa nagmamayari ng illegal na pogo hub sa Bambantarlac. Not really a protector but operator. She's part of the management level of the illegal pogo activities in Banban. Sa isang panayam kay Senator Win Gatchalian, muling iginiit ng senador na walang duda at walang lusot itong si Mayor Alice Go para itanggi muli ang kanyang partisipasyon at koneksyon sa pogo hub diyan sa Bambantarlac. Ayon kay Gatchalian, base sa mga dokumentong hawak nila, ay nakapanganan lahat kay Mayor Alice Go ang aplikasyon ng business permit, maging ang mga utility bills gaya ng tubig, ilaw at internet na ginagamit dyan po sa nireid na pogo hub sa Bambantarlac. Bigyan kita ng halimbawa, Peter, doon sa case ng Bamban, siya yung nag-apply para sa letter of no objection. Yung utilities tulad ng tubig, internet, kuryente, lahat na sa pangalan niya. Siya rin ang nag-convert ng lupa doon sa Bamban. Kaya in my opinion and observation doon sa mga dokumento, hindi siya pwedeng maging list dahil siya yung naging facilitator nitong pogo hub sa Bamban. At sa iba pang mga maiinit na balita, nakahandang magsampa ng reklamo itong si Senador Nancy Binay sa kanyang kapwa senador na si Alan Peter Cayetano. Ito ay sa kabila ng mainit na sagutan sa Senado sa pagitan ng dalawang senador. Kaugnay sa overpriced na pinapagawang bagong Senate building dyan sa Taguig City kung saan ay lumubo ang budget nito sa mahigit 7 bilyong piso. At pinagpapaliwanag ni Cayetano itong si Binay kaugnay dito. Naka-10 interview ka, baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Kaya ayusin natin to, nakakayanan. Hindi po tayo marites, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPW. Thank you, Mr. Chairman. 21.7 billion. Ka na, day. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicommit nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita.
Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Nakabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Cheryl, paniwala ng NBI, posibleng ginamit lang daw siya para malito ang otoridad, lalo 2005 pa nang huling kumuha ng NBI clearance itong si Alice Liego at hindi na raw muling nag-update ng clearance dito sa NBI hanggang ngayon. Parehong Alice Liego ang pangalan. Pareho rin July 12, 1986 ang birthday. Pero sa picture pa lang, hindi sila magkamukha. Kaya hindi katakatakang nag-negative sila sa fingerprint analysis ng National Bureau of Investigation o NBI. Ibig sabihin, magkaibang tao sila base sa kanilang fingerprint. Pero ang tanong ngayon, nasaan ang hindi mayor na Alice Go? 2005 pa mula nang huli siyang mag-update sa NBI at hindi na naulit pa. Tinitignan tuloy ng NBI ang posibilidad na baka napag-utusan lang ang isa pang Go. Fictitious ito. At hindi Alice Go ang pangalan niya. Nag-file lang, ginamit niya Alice Go. May instruction na kumuha ka ng clearance under this name. Well, makatutulong daw kung lalantad sa publiko ang isa pang Alice Go nang sa gayon ay malaman kung kinopya ba o hindi ang kanyang pagkakakilanlan. Ang tanong, meron bang epekto ang hindi nag-match na fingerprint ng dalawang Alice Go? Sa nauna nang nag-match na fingerprint naman ni Mayor Go at ng Chinese si Go Waping, sagot ng NBI, it will not affect yung findings namin na yung Go Waping at saka si Alice Go ay iisang tao. Para makasiguro sa resulta ng fingerprint analysis, ikukumpara rin daw ng COMELEC ang mga hawak nilang fingerprint ni Mayor Go at ni Go Waping. Take note, ang COMELEC ay may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung meron ng NBI, meron din ng COMELEC, madami kami ng mga experts. Nasa amin ang COC, nasa amin din ang application for registration as a registered voter. Magre-request din daw sila ng report sa mga isinagawang examination ng NBI para gamitin sa isasang pangkaso laban sa sinuspinding alkalde. Hihingi rin daw ang COMELEC ng kopya ng co-warrant to petition na isasampa ng Office of the Solicitor General. Kailangan namin upang ang ating nagamit na magkakaroon ng misrepresentation. Ayon naman sa Solgen, ngayong linggo nila balak ihain ang co-warrant to petition laban sa Mayora. Hinihintay na lang daw nilang ilang dokumentong naglalaban ng mga ebidensya. Dagdag pa ng OSG, matibay ang kaso ng gobyerno para patunayan ang mga akusasyon kay Go. Bukod sa pagkataon ng Mayora, iniuugnay rin siya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kumbinsido raw ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na mahalaga ang papel na ginagampanan ni Go sa POGO. Not really a protector but operator. And she's part of the management level of the illegal POGO activities in Banban. Sa pahayag naman ni Senator Riza Hontiveros, kahit 10 Alice Go pang lumabas sa Pilipinas, bukod tanging si Mayor Alice Go lang ng Bamban Tarlac ang Chinese citizen na naging alkalde. Ang investigasyon daw ay para kay Alice Go na hindi Pilipino. Cheryl, nakahanda na raw ang NBI para ipresenta ang lahat ng resulta sa susunod na Senate hearing. Okay na balitang iyan, Chinese at hindi raw totoong Pilipino ang lalaking kapatid ni Mayor Go. Base yan sa panibagong dokumentong inilabas ni Senador Sherwin Gatchalian. Ay kay Gatchalian, Chinese citizen si Wesley Leal Go na ang tunay raw talagang pangalan ay Go Xiang Dian. Base yan sa Filipino-Chinese passport na nakuha ng senador mula sa Board of Investments at sa National Bureau of Investigation. Gamit ang mga biometric record, nagtugma raw ang mga fingerprint nila Wesley at Xiang Dian. Dumating daw sa Pilipinas si Go Xiang Dian noong 1999 at nakalistang dependent son ni Lin Wenyi na sinasabi namang tunay na ina ni Mayor Alice Go. Ayon kay Senador Gatchalian, patuloy itong inabuso ng pamilya ni Mayor Go ang late registration para palabasing sila ay mga Pilipino. Baka siya yung linchpin dito sa mga POGO operations, not only in Bamban but in other areas as well. Can you explain to us kung bakit po ninyo naisip yung idea na maging star witness itong si Alice Go? Peter, ako iiwan ko na lang sa mga abogado natin sa gobyerno kung pwede siya maging star witness. Dahil yan ay technical in aspect at very legal in aspect yan. Pero naniniwala ako na si Alice Go alam niya itong negosyo ng POGO.
At alam niya rin yung mga personalidad na involved dito sa Pogo. At alam niya rin itong mga sindikato na nag-ooperate dito sa Pogo. Dahil kung titignan natin yung mga dokumento sa Bamban, mga partner niya ay mga sindikato, may mga warrant of arrest na sa ibang bansa at iba nga, nakulong na, at partner niya dito sa Bamban Pogo Hub. At natuklasan din namin sa mga executive session briefing na malaki yung perang nakukuha niya sa iba't ibang sources. At hindi lang pinag-uusapan natin dito million o daan million. Malaki ang pera, billion ang pera na pinag-uusapan natin. Kaya ibig sabihin meron siyang connection sa mga taong may pera. Ibig sabihin meron siyang connection sa mga taong marunong mag-operate ng ganitong Pogo. At siya ang nagbukas ng pinto para makapasok sila dito sa ating bansa. At doon sa, on the case of Pora, nakita rin namin na meron din siyang meron ding ebidensya na nag-link sa kanya dito sa Porac Pogo Hub. So ang ibig sabihin, basta pagdating sa Pogo, meron siyang malalim na kinalaman pagdating dito sa mga ganitong negosyo. Senator Win, syempre po from a legal standpoint, I'm not a lawyer, pero ito po yung mga naririnig natin, na for one to be a star witness or at least enter the witness protection program, dapat isa siya sa least liable or least culpable. In this particular case, do you really think na baka pwede siyang mag-qualify dito? Kaya iiwan ko yan sa ating mga abogado, no? Kung siya ay qualified. Pero para sa akin, dahil nga yung pangalan niya, front, right, and center, doon sa mga dokumento, bigyan kita ng halimbawa, Peter, doon sa case ng Bamban, siya yung nag-apply para sa letter of no objection. Yung utilities tulad ng tubig, internet, kuryente, lahat na sa pangalan niya. Siya rin ang nag-convert ng lupa doon sa Bamban. Kaya in my opinion and observation doon sa mga dokumento, hindi siya pwedeng maging least dahil siya yung naging facilitator nitong Pogo Hub sa Bamban. Pero alam ko rin na marami siyang alam, no? Tutukol sa personalidad. At yan ang dapat natin makuha rin sa kanya. Senator, ako po medyo nagtataka lang kung paano mangyayari kung siya po ay magiging star witness. Bilang marami pong kaso ang i-file sa kanya, ano, kapag po ba siya ay nag-file, una, syempre, maapektuhan yung mga cases na yan. Hindi po ba yan magbibigay ng strong evidence towards her guilt kung siya po ay maging star witness dahil meron siyang impormasyon na pwedeng maibigay? Sa mga pag-aaral namin at consult ako sa mga abogado at government lawyers natin, tama si Peter na dapat least guilty siya. Hindi ko kasi nakikitang least guilty siya dahil dun sa mga dokumento na nakita namin, siya yung nag-apply. In fact, siya yung nag-trigger para makapasok itong Pogo Hub sa Bamban. Mm-hmm. So, kaya parang nakikita ko na kumbaga, ang nakikita ko, siya yung nagbigay daan para makapasok itong Pogo Hub sa Bamban through her magaling sa mag-Tagalog. So siguro nakakausap niya ng mga local officials at nakita naman natin na marunong rin siya sa mga pasikot-sikot ng ating proseso. So nakapasok siya sa local government of Bamban at nakuha niya yung mga dokumento kaya nga nakapagpatayo ng ganitong kalaking pasilidad sa Bamban. So ang importante lang ay tuloy-tuloy yung pag-file ng kaso sa kanya para lumabas rin yung information. No? Kasi importante na hindi lang siya yung ating makasuhan kung hindi yung iba pang nasa likod. Dahil naniniwala ako, marami pang nasa likod nito. Eh. Mm-hmm. Siya ay isa lang sa mga sindikato na na banggit ng PAOK. Of course, hindi nila masabi mga pangalan under investigation pa right now. Pero base doon sa mga information, isa lang siya sa maraming mga personalidad na sa likod nito mga Pogo na nag-ooperate sa atin. Opo. And if papayag po siya na or i-allow po siya na maging star witness, di po ba may nangyayari dyan na kapag pumayag sila, admission, magiging lesser crime o lesser offense ang ipapataw sa kanila? Will that also apply, Senator?
I have to consult yung mga government lawyers natin at iiwan ko sa kanila yan. Very technical yan and very legal, no? And of course, may mga complication na dapat rin tignan kasi ang daming kaso eh. Hindi lang natin pinag-uusapan yung human trafficking case. Pinag-uusapan rin natin dito yung co-warranto case, tax evasion case pa dahil mayroong ino-audit ang BIR. Hindi ka mag-connect-connect yung kita niya at saka yung kanyang lifestyle. Yung meron ding money laundering case dahil hindi niya dinideclare kung saan nagagaling yung pera. So maraming kasong ipapataw sa kanya. So dapat tignan yung kabuuan kung ano yung magiging takbo ng kaso. Senator Wynn, so July 10 daw magre-resume yung hearings on Pogo sa committee ni Senator Risa, no, of which you're a big part of. Ang tanong ng marami, so meron na po bang hold departure order para kay Mayor Alice Go? Meron na, or watch list lang ba siya? Kasi baka biglang pagdating ng July 10, wala na siya. Base doon sa disclosure ng Bureau of Immigration, last hearing, nandito pa siya sa Pilipinas at yung ibang mga personalidad nandito pa. Pero ang pagkaalam ko, nasa watchlist siya. Pero baka ma-upgrade into a hold departure order kasi may final ng kaso. Mm-hmm. So we have to get an update pa sa Bureau of Immigration kung ano yung status niya. But as of last hearing, nandito pa siya at meron siyang may watchlist na nakapataw sa kanya. Monica, sa ngayon pinag-aaralan pa ng legal team ni Senator Nancy Binay kung maghahain ito ng reklamo laban kay Senator Alan Peter Cayetano sa Senate Ethics Committee kaugnay ng kanyang naging asal sa pagdinig kahapon at ilang mga akusasyon laban sa kanya gaya na lamang yung pagtawag sa kanya ng Marites at di umano'y pagbibigay ng mga tanong sa mga miyembro ng media sa kanyang mga panayam. Ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing natin? Hindi ko ginugulo yung hearing. Isa lang ito sa mga naging tagpo sa pagdinig ng Senado kahapon kaugnay ng umano'y lumobong gasto sa pinapagawang bagong Senate building sa Taguig City. Nagkasagutan si Senators Alan Peter Cayetano na chairperson ng Senate Committee on Accounts at Nancy Binay na dating chairperson ng komite kaugnay ng budget para sa konstruksyon ng gusali. Gusto sanang malaman ni Senator Binay kung saan nanggaling ang 23 billion pesos na unang binanggit ni Senate President Francis G's Escudero na halaga o gasto sa ginagawang bagong gusali. Gayong 21.7 billion pesos ng umano ang kasalukuyang presyo ng new Senate building. Naka-10 interview pa. Baka naman ito yung Makati Tagi. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Tagi? Ako magbibigay ng question sa media. Ito, napakagaling. Baka gawain mo yung nagbibigay sampung ng talong sa mga media. So, ma'am, ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPW. Thank you, Mr. Chairman. 21.7 billion. Kapag ka na, dahil. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Dahil dito, pag-aaralan ng kampo ng senadora kung maghahain sila ng reklamo laban kay Senator Cayetano sa Senate Ethics and Privileges Committee. Para kay Senator Binay, ayos lang kung hindi na humingi ng paumanhin si Senator Cayetano sa ginawa nito sa hearing na kanyang tinawag na pambabastos. Ngunit hindi anya dapat ganoon ang maging asal ni Senator Cayetano bilang isa siya sa mga matatagal ng senador. Tanggap na rin umano niya ang ugali ng mambabatas sa mga Binay. Ang dapat anyang hingian ng paumanhin ni Senator Cayetano ang mga miyembro ng media dahil sa akusasyon nito. Wala pang pahayag dito sa Senator Cayetano. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na siyang chairperson ng Senate Committee on Ethics, handa siyang tugunan ng reklamo na posibleng ihain ni Senator Binay kung maire-refer ito sa kanyang komite. Nagsisisingalang anya ang mambabatas dahil hindi umano sana mangyayari ang bangayan kung hindi lang siya maagang umalis ng pagdinig. Si Senator Robin Padilla na sumubok umawat sa dalawa, walang nakikitang problema sa debate basta't walang personalan. Gayunman, karapat anya ni Senator Binay na maghain ng ethics complaint kung nanaisin nito. Ako yung masaya sa mga ganong klaseng palitan ng mungkahi at naratibo kasi tayo ay nasa Kongreso. Kaya lang, syempre, nung napupunta na sa
medyo personalan, doon na ako humihingi ng suspension. Pwede niya talagang gawin yun. Alin naman, kahit sino naman senador, pwede niyang dalhin yun doon. Pakiramdam mo, nagkaroon naman. Pero ako tatanungin, stick lang tayo doon sa issue. Huwag nang... Kasi nanonood din ako kahapon, napunta na sa Taguig, Makati, yung mga ganun.